Okay, so try to apply yung na-discuss natin dito sa floor plan. So basically, kung titingnan lang natin, parang ang magagamit lang naman natin dito ay yung box eh. No? Kasi actually, box lang talaga. Pwede nyo kapain ito, no? Na gamit lang si box. Pwede nyo ma-accomplish yan. But, tawag dito, yung doon sa primitive solid command kasi meron tayong command na pwede magamit mas mabilis yung pag-create, particularly doon sa kanyang 3D wall. Okay, but yung i-share ko sa inyo pwede rin naman. Okay, so gamit si box. Sabi dito, specify first corner. So, pag-click mo siya, click mo, specify mo yung second corner. Okay. So, ano ba yung specific height or standard height ng wall natin? So, yun din yung standard height ng ating 3D column. So, we do have 3 units. Okay. But since kung titingnan natin yung floor plan, naka-elevate ito ng 0.80 maximum. Kaya pwede na ninyo itong erecta na lagyan ng 3.8 or pwede yung standard muna na 3 lang muna, then saka na lang ninyo dagdagan kapag ginawa na ninyo yung pinaka-flooring ninyo. Okay? So for the meantime, 3 lang muna yung gagamitin ko. Okay? So ulitin natin yung procedure. Box, first corner, then second corner, tapos specify mo yung height na 3. Okay? So, huwag naman sana paulit-ulit yung ginagawa ninyo. Ano? Halimbawa, kung may box lang tayo dyan, huwag naman paulit-ulit. Kasi, pwede na naman ninyong i-copy yan. Kakopy na lang ninyo siya. Specify kayo ng corner ninyo. Mas mabilis. Nakuha ninyo? Yes. Walang katibag-tibag na terrace. Tibay niya, no? Punong-puno, ah. Hindi, baka may reason naman si Celeste. Habang ginagawa natin to, Celeste, bakit? Bakit ganun yung naisipan mo? Wala na pong gibaan yan, sir. Gibaan. Hindi, malay mo kasi, sir, bala ko magpalagay ng second floor, di ba? So, may matibay na po. May matibay na pundasyon. Gagawa mo ba ng second floor to? Yun ba yung sasubmit mo sa akin? Try po. Wala ka namang ginagawa sa bahay. So, 3D orbit, double check. Yan. Yan yung itsura niya, no? Okay. Na-visualize ba ninyo kagad? Box lang yan. Then, meron na kayong 3D column. So, ang advice ko ay mag-create kayo kaagad ng layer para doon sa mga 3D object na ginagawa ninyo. Let's say 3D column. Lagay lang ako ng kulay. Ano ba ngayon? Dapat kulay pink. Nag-doble-doble trabaho ako. Baka pwede namang bago ako nag-copy ay nilagyan ko na nito. Ano? Anyway, madali lang naman yung paglalagay na. Di ba? Pink na pink. Alam ang gagayahin ako ni Renzi dyan. Okay? Yan. So, mayroon pang isa. So may 3D column kayo, sagabal siya sa inyo. No, sagabal siya. Kung naglagay kayo ng
3D wall. So pwede nyo munang i-turn off yan. Yan. Turn off nyo muna yung layer niya. Oh. Diba? So hindi siya sagabal kapag nag-create kayo ng 3D wall. Understood? Okay. So yung ipapakita ko dito sa inyo ay ito muna yung long method ng paglalagay ng wall. No, actually parang ganito lang yan. Box, specify first corner, specify the second corner, then specify mo yung height na 3. Kung paano mo ginawa yung column mo, ganun din yung gagawin mo sa wall. Ang problema kasi dito ngayon, walang butas. No? Actually sa unit 3, yung ating Boolean operation, doon pa lang natin bubutasan yan. Okay? Pero kakayanin naman ninyo, kahit na box lang yung gagamitin ninyo, pwede nang pag itinayunin nyo yan, pwede na siya magkaroon ng butas. So paano ninyo gagawin yon? This one. Okay? Box, of course, we do not want to include dito kasi this is the window jamb. Kaya magsisimula ka, yan. Yan, tignan nyo ha, hindi ko siya inilagay, hindi ko siya isinagad. Itinira ko doon yung window frame. Okay? Kasi yun yung magiging butas na gagawin ninyo. Yan. So ano height niyan? So that is 3. Okay? So the same. That is 3. Okay? Then pagdating dito, box lang ulit. Yan. Kasi nyo, no? So, ang standard na height niyan is 0.90. So, 0.9. Okay? Then, copy. Kakopy ninyo yan. Lagay nyo dito. Yan. So, meron kang apat na object that supposed to be ay isang object lang yan. Kumbaga, may butas lang siya. Anyway, pwede naman natin itong pagsama-samahin gamit yung Boolean operation. Turo ko na nga sa inyo. Ito, si Union. Okay? Pag-click mo si Union, select mo yan, then press mo yung enter, isang object na siya. Okay? Kaso nga lang, before you perform any of the Boolean operations, particularly yung sa pag gamit ng union, advice ko lang na pag-isipan nyo muna mabuti kasi there is no way, no, na mapaghiwa-hiwalay mo yan. Pwede ninyong gamitin yung group. To, wala to sa module ninyo but share ko lang sa inyo. Sample ha. Mas mabilis kasi mag-create ng ano ng kapag naka 2D wireframe. Point 90. Then copy. Okay? So pwede nyo pagsama-samahin yan using command group. Okay? Group, then enter. Mapapansin nyo, isang object lang siya, pero apat na object yan. Naka-groupings lang yan. So kung gusto mong pag-iwahiwalayin yan, gamitan ninyo ng ungroup, select, then ayan, separate na siya ulit. Okay po. So for the meantime, na habang hindi pa kayo komportable na tawag dito, pag sama-samahin permanently, pwede nyo muna siyang i-group. Okay. Okay. So ito naman yung isang technique para butasan gamit si subtract. Okay. So hindi ko na siya explain mabuti. Explain ko na lang siya doon sa unit 3 natin. Ano?
So create lang ako ng box dito. Pansinin nyo ha, doon ako magsisimula sa opening. Noong door, nung window frame ninyo, nung window jump ninyo, click mo yan. Tapos yung height niyan is 1.20. Okay? 1.20. X-ray mode tayo. Okay? And then, move natin siya, no? Pataas ng 0.90. Okay, so nakagitna na siya, then perform subtract. So sa subtract, meron tayong tinatawag na subtrahend, meron tayong minuend. Subtrahend siya yung babawasan, minuend siya yung pangbabawas. Okay, so ibig sabihin nun yung wall, siya yung babawasan natin, then yung box na ito, siya yung pangbabawas natin. So subtract, then select mo yung wall, enter, then select mo yung box, enter, then butas na siya. Okay? Then layer. Wall. Lagay tayo ng kulay. Anong kulay yan? 220 ba yung nilagay ko to? So, siya. True colors. That's all I love you. Don't be afraid. True colors. Okay, so try natin tignan ang itsura. Lay on. Turn on natin dito si 3D color. So nakuha yung gagawin ninyo for your activity number 2. Kahit column and 3D walls lang na meron na siyang window and door openings. Mag-sample ako nung sa door natin. Okay. So, mamanu-manuhin ko muna to, ha. So, this is 3. Then 2.1, 2.15, 0.85. Pinahirapan mo na kami, sir. Hindi mo pa tinuro yung saktong sukat. Okay. Parang yun yung mano-mano. So, uni for union. Samahin ko na lang yan. Okay. Napapansin yun, actually pwede ko na itong union lahat ng mga walls. Pero wag muna kasi dumating yung time na gusto kong i-modify yung isang wall. Parang ganun. So, magdo-doble-doble trabaho ako. Yun yung style ko. Kaya as much as possible, ay hindi ko muna ginagawa yan. Okay? So ito naman yung may babawasan ka tapos gamit yung si subtract. Okay, so let's say ito tayo rito. Height niyan ay 3. Okay? Then box. So dito tayo sa may door jump. Okay? Alam natin yung height noong door ay 2.1. Pero bubutasan natin siya. Pag sinama natin butasan yung door jump, magiging 2.15 yan. Okay? Yan. Then you can perform subtract.
select mo yung box, then yung another box. So nabawasan na. Okay? Kasi yung ilalagay natin dito, hamba. So gamit si hamba, box lang ulit yung gagamitin natin. Tingnan niyo guys ha. Okay, box. Okay, so buuin muna natin yung okay, buuin muna natin yung 2.15. Okay, kumbaga tinakpan na lang ulit natin yung butas. Then another box, yung mismong height na ng pintuan yung ilalagay natin. So that is 2.1. Okay? Yan. Tingnan natin kung ano yung itsura ng ginawa natin. Ito yung maliit na, tapos meron pa yung ayun, yung mas malaki. Okay. Para lang makita ninyo. Okay. So, ayan siya. Ayan. Kumbaga yung matitira na yon, yung kulay puti, yun yung pinaka hamba natin. Okay? So subtract tayo. Subtract. Select mo yung malapad. Then yung maliit. Okay? Ayan. So papansin ninyo, meron na kayong hamba. Okay? So ulitin natin. Box. Unahin ko lang muna yung sa loob. 2.1. Then another box. Two point 15. Then subtract. So meron na kayong hamba. Sir, same lang din po sa CR, yan sa bathroom po. Yung sa CR natin, nagkakatalo lang naman tayo sa opening, di ba? Pero yung height nun, the same pa rin yan. Standard pa rin yan. Okay. Di ba? Meron kayong panibagong 3D object, yung 3D jump. Gawa ulit kayo ng layer. Napaka, wala namang bayad si layer, kaya 3D jump. Diba? Lagyan mo ng kulay. Pink ulit, tara. Masayang masaya. Diba? Bongacious. Sakit sa mata. Okay? So, hindi ko muna tatapusin. Yung ano? At Celeste, wala yatang bintana yung CR mo rito. Ang alam ko. Talagyan ko po na ano lang din po. Nakalimutan ko po lagi. Sorry, mabilis gumawa si Celeste. Kumbaga, sanay na eh.